My God, I hate drugs. Pangulong Duterte inamin na magaganda ang palabas ng Kapamilya Network, You Kind Miss ABS-CBN. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na magaganda ang mga inilalabas na programa ng nagsarang ABS-CBN Network. Sa kanyang pahayag sa Agusan del Norte ay sinabi ni Pangulong Duterte na magaganda ang mga programa ng Kapamilya Network, ngunit hindi ito maaring maging dahilan upang hindi niya habulin ang mga may-ari nito na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa Pangulo ay para lamang sa pang-apat na ektarya ang binabayarang tax ng ABS-CBN sa kanilang building kahit na 44 na ektarya ang sakop nito. Inalala din ito ang ginawa sa kanya ng Kapamilya Network noong 2016 kung saan ay hindi ipinalabas ng nasabing kumpanya ang mga political ads niya kahit nabayad na ito. Pinuri naman ni Duterte si Senatorial Candidate at House Deputy Speaker Rodante Marcaleta dahil sa imbestigasyon na ginawa niya sa ABS-CBN. Kita mo sa TV ni Ato katong sa ABS-CBN. Ang nitabo sa ABS-CBN, gigukod na ko because ang ilang taxes running into billions, wala nila bayre. Motong gigukod na ko sila, gihatod yun na ko sila sa dukot, kay mga hambugiro na, unya magsigig pangwarta, maayo mang yun doon. No doubt about it. Nga, murag na, na-miss po ninyo ang ABS-CBN. Wapo po ilang programming. But they were running at the expense of the people. Kanang ilang propiedad, nga kanang complex usagyud ka bloke, that's about 44 hectares. Ibaw kang original document nila was only 4. Ambot og unsang klaseng dokumento na kuha nila og diin, ang ilang ginabayran all these years, 4 hectares lang, good for 4 hectares. When as a matter of fact, they were occupying a 44 hectare. Motong ba may makagukod kay dili magandang gabi bayan atakiho na ay ako giingan ko na ko sila wala ko ipakialam ninyo amigo man ta wa pag kumangayo ninyo basig piso kay gibayaran man ako pag ani ninyo gisalida tong akong gipabayad ko nila daan unya wa nila wa ni wa magawas daghan man di man lang ako sige sila kabig og kwarta binalasubas na ba binalasubas na sinalbahis na nga style mo to ako dili ni pwede pag abot sa ilang franchise pag na unya ang tao nga gahago og nakita ang yun ninyo sa TV maayo kaayo mo istorya kadungog ka lang gwapo ang iyang Tagalog laom kaayo unya maayong lucky pod di prinsipyo nga tao kani si Marcoleta. Senador Manny Pacquiao, ikinahihiya ng isang political analyst. Hindi nasikmura ni a professor at kilalang political analyst Ana Molendog Uy ang tila nahihirapang pagsagot ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao kaugnay sa usapin ng foreign policy kung siya ay papalaran na maging pangulo ng bansa. Ayon ni Molendog Uy, nakakahiya ang senador dahil lumabas na wala itong alam sa issue. Dahil dito, personal na iminungkahi ng eksperto sa mga susunod na eleksyon na taasan ang kwalipikasyon sa mga nag-a-apply sa anumang posisyon sa gobyerno. Lumalabas aniya na higit na mas mahirap pang pumasok ang isang ordinaryong aplikante sa pag-a-apply sa trabaho sa isang kumpanya dahil sa mas maraming requirements na hinihingi dito kasama ang pagiging tapos dapat ng isang kurso habang ang pagpasok sa politika ay hindi naman gaanong mahirap ang inaasahang kwalipikasyon. Para sa propesora, mahalaga ang kaalaman ng isang kandidato sa mga malalalim na usapin sa politika, ekonomiya at mga pulisya sa loob at sa labas ng bansa. Kung ganito aniya ang nagiging resulta ng eleksyon sa bansa, maaari aniyang maging katawa-tawa ang mga Pilipino sa mata ng mga banyaga. Dismayado rin si Molendog Uy sa tinura ni Senator Pacquiao dahil sa tagal na aniya nito sa politika pero bigo nitong maipaliwanag ang usapin sa labas ng bansa. Muling nakiusap si Professor Ana sa mga botante na piliin ang tamang kandidato upang matiyak ang kapakanan ng mga kabataan at susunod na henerasyon. Bigong makipagtulungan si Vice President Lenny Robredo sa kampanya kontra droga ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay base sa mga naging pahayag kamakailan ni dating Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Aaron Aquino, hinggil sa mga naging aksyon ni Robredo upang magkaroon ng konkretong programa sa paglaban sa ilegal na droga. Sinabi ni Aquino na kung nakipagpulong sana si Robredo, na itinalaga ni Pangulong Duterte sa maikling panahon bilang co-chair ni Aquino sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, ICAD, magiging mas malaki sana ang scope of knowledge,
ni Robredo sa kung ano ang drug situation ng Pilipinas. Matatandaan na dahil sa kanyang mga walang basehang pagbatikos sa drug war ng administrasyon, minabuti ni Pangulong Duterte na italagang anti-drug czar si Robredo noong ika-anim ng Nobyembre, 2019, kasama ni Aquino. Subalit, umabot lang ng 19 na araw ang kanyang termino dahil sa halip na alamin ang mga ginagawa ng gobyernong Duterte upang labanan ang illegal na droga, mas inatupad ni Robredo na unahing makipag-usap sa mga Amerikano at sa United Nations Office on Drugs and Crime. Pagkatapos ng mga pagpupulong, naglalabas ng mga pahayag si Robredo na minamaliit ang nagawa ng gobyerno laban sa illegal na droga at sinisiraan ang bansa. Ayon kay Aquino, na itinalaga ni Pangulong Duterte bilang presidente, CEO ng Clark International Airport noong Setyembre 2020, ang inasal ni Robredo ay pagpapakita na hindi nakikiisa si Robredo sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon sa dating hepe ng PDEA, misinformed si Robredo dahil sa kabiguan nitong makipagpulong sa 3 sa 4 na ICAD clusters. Sinabi ko sa kanya na, you need to meet with the 4 clusters. Ang nangyari, she failed to meet with the other 3 clusters when she started to meet with other international counterparts like the US, the United Nations Office on Drugs and Crimes. Ayon sa isang pahayag ni Aquino, ayon pa kay Aquino, ang tanging pinulong ni Robredo ay ang enforcement cluster ng ICAD, na ang pangunahing trabaho ay magsagawa ng anti-illegal drug operations sa tulong ng ibang law enforcement agencies at ng National Anti-Drug Task Force. Bigo umano si Robredo na makipagdialogo sa mga clusters ng ICAD na kinabibilangan ng Justice, Advocacy at Rehabilitation and Reintegration Clusters. Dagdag pa ni Aquino, posible sanang nakapagbigay ng mas maraming rekomendasyon si Robredo kung paano tugunan ang problema sa illegal na droga at nakapagpatupad sana ito ng mga programa at estratehiya upang mas palakasin pa ang ICAD, kung nakipagpulong lang ito sa 4 na clusters ng ICAD. Tuluyang napikon si Pangulong Duterte kay Robredo at sinibak ito sa ICAD nang imbitahan ni Robredo na magpunta sa Pilipinas si UN Prosecutor Phelim Kine. Ayon naman kay Kine, packed and ready to go na siya sa Pilipinas kung saan ang una niyang gagawin ay arestuhin si Pangulong Duterte dahil sa umano'y libo-libong biktima ng drug war. Bago itinalaga ni Pangulong Duterte si Robredo sa ICAD, nagsalita si Robredo sa United Nations kung saan sinabi nitong aabot sa 27,000 ang mga namatay sa drug war. They sent feelers down to you for back door talks na mag-withdraw ka raw. Would you entertain those feelers, number one? And number two, sabi nila you should make the supreme sacrifice daw and withdraw para manalo daw si Lenny. What would you say to them? You have a very good question and interesting one, Pia. I don't do back door sa isang hostile na opponent. You know for a fact that they're being attacking us in their GCs. Meron pa sila, ano? Oh, May 1. Ano yan? Susuko na yan. Yes. May 1, susuko na yan. Tapos i-appoint yan na DILG. Again, sinasabi ko, keep it on record. After this, I'll retire. See? That's I don't know saan nila kinukuha yun. But I think they're holding on to their soft supporters by creating impression, perception, and creating that they're the only candidate who is against Marcos. Yun lang ang hinahawakan sa kanila ng kanilang supporter. Kasi yun, in fairness naman sa mga supporters na yun, talagang galit sila kay Marcos. Siyempre, hindi mo sila masisisi dahil meron silang nakaraan. And I respect that. But then again, what matters most to me, for you, is to lead with peace of mind. Because we're going to face economic challenges, jobs, uncertainty in the world, commodities, basic goods. So these are the things na ang dami nating kakaharapin. So kaya sinasabi ko, if you want peace of mind, maiba naman, available ako. So second, ano yung pangalawa mo, Pia? Supreme sacrifice daw. Ang pinakamaganda, siguro, yung hindi na nag-grow na kandidato dahil they're talking to their own echo chamber should also do the same. Supreme sacrifice. But my supreme sacrifice is here today. This is the sacrifice.
So, inimbestigahan na ng Agriculture Department ang ilan sa kanilang hanay na sangkot umano sa pag-smuggle ng agricultural products sa bansa. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na noong isang taon pa nila iniimbestigahan ang umano'y katiwalian sa ahensya. Tumanggi na siyang magbigay ng detalye dahil may karapatan pa rin anya sa due process ang mga nadawit. Until we are through with our investigation and we are clear that may ginawang masama or collaboration sa mga smugglers, we will bring this to the open in due time. Wala pong powers to dismiss. I will also recommend this to the President kung dismissal. Depende dun sa gravity ng involvement. Sa pagdinig kahapon, tinukoy ni Senate President Tito Soto ang apat na hinihinalaang big-time smugglers ng agricultural products. Base sa ibinulgar ng whistleblower, protektado raw ang mga ito ng ilang matataas na opisyal ng Agriculture Department at ng Customs Bureau. Dagdag naman ni Dar, hindi pa lumulutang sa kanilang pag-iimbestiga ang nasabing big-time smugglers, pero kinumpirmang isa riyan ay ang tinaguriang Onion Queen na si Lea Cruz, isang kilalang importer. Ayon kay Senator Cynthia Villar, dati na nilang naimbestigahan si Cruz. At sa gitna ng mga panawagan para siya magbitiw, ayon kay Dar, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang maaaring mag-alis sa kanya sa pwesto. Aabot na raw sa 800 milyong pisong mga puslit na gulay mula China ang nakukumpiska ng Agriculture Department. Nakikipag-ugnay na rin daw sila sa customs para sa mga isasampang kaso. Ang latest sa mga kumakandidatong Pangulo, nanindigan si Manila Mayor Isko Moreno na itutuloy niya ang kanyang pagtakbo sa gitnayan ng panawagan ng dati niyang mga taga-suporta na mag-back out para palakasin ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Sa halip, yung iba na lang daw ang gumawa ng supreme sacrifice dahil ang kanyang sakripisyo raw ay ang pagkandidato at pagtulong sa taong bayan. Nagpayag ng suporta kay VP Robredo ang 60 mga retiradong police officers. Giit nila, naniniwala sila sa kanyang mga advokasya pagdating sa pagpapalakas ng seguridad sa bansa. At nanawagan naman si Senator Manny Pacquiao sa COMELEC na paitingin ang investigasyon sa naiulat na pre-shaded ballot na naibigay umano or spoiled ballot daw, naibigay umano sa isang overseas worker sa Singapore. Pagdidiin ni Pacquiao, dapat mapanatili ng COMELEC ang integridad ng ahensya. Naniniwala si Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan na hindi masisira ng kamakailang pag-atake sa pamilya Robredo ang kandidatura ng kanyang running mate. Kaugnay yan sa ikinakalat na peking sex video ng anak ni Vice President Robredo. Sa panayam sa programang Politics as Usual, iginit na ni Pangilinan baka mas mapalakas pa raw nito ang kanilang kampanya. Yung tao mismo nagkakaroon ngayon ng simpatya dahil sa maliwanag na kasinungalingan at kawalan ng respeto ang ginagawa nila.